Natakot ang coach ng Nuggets sa si Mike Malone matapos ang banta ni LeBron at Davis. Pero bago yan, Donovan Mitchell hindi ipipirma ng contract extension sa Cleveland Cavaliers. Kinuha nga po ng Cubs sa isang blockbuster trade last season ang 4-times All-Star na si Donovan Mitchell. Maganda naman nga po ang naging first season ni Mitchell sa Cubs at nag-average ng 28.3 points, 4.3 rebounds at 4.4 assists per game. At nagtapos ang team bilang number 4 sa East standings. Pero bumagsak nga po sila sa first round pa lang ng playoffs matapos atalunin sila ng New York Knicks. Ang malaking tanong na nga lang po para kay Mitchell ay ang potential long-term commitment nito sa team. At kamakailan nagbigay pahayag na nga po si Mitchell na hindi siya pipirma ng contract extension ngayong season sa Cavaliers. Pero may opportunity pa rin daw na pumirma siya sa Cubs next season. Ang focus lang daw ni Mitchell ngayon ay manalo ng kampyonato ang Cleveland. Kailangan nga po ng Cubs na maipakita kay Mitchell na magkaroon sila ng elite tier para pumirma ng contract extension ng nasabing shooting guard. Dahil kung hindi, malamang iwan ni Mitchell ang Cubs at kunin ang kanyang player option sa 2025 at lumipat ng ibang NBA team. Samantalang coach ng Nuggets na si Mike Malone natakot sa banta ni LeBron at Davis. Sa ginawang media day ng Lakers noong isang araw, ibinunyag nga po ng Lakers big man na si Anthony Davis na more on talking daw ang naging series nila sa Denver Nuggets. At nagkausap na raw sila ni LeBron regard sa possible matchup nila sa reigning NBA champion. At hindi na daw talaga sila makapaghintay na makakalaban ng Denver. I think, you know, me and Bron had some conversations like, we can't wait. You know, like... At ngayon, nagbigay pahayag na nga po ang coach ng Nuggets sa naging pahayag ni Davis. Ayon kay Mike Malone, hindi daw siya nakikinig sa mga ganung bagay. At hindi niya daw alam ang sinasabi nila Davis. At kung nag-worried pa rin daw ang Lakers sa kanila, eh nasa Lakers na daw yun. Isang bagong season at bagong challenge na raw ito. Dagdag pa ng Nuggets coach, may napakalaking respeto daw siya para sa team ng Lakers at kay Coach Darvin Ham. If they're still worried about us, that's on them. This is a new season, new challenge, and as I said after that game 4, we have tremendous respect for that team. I have tremendous respect for Darvin Ham. None of that stuff. I don't know what they're saying, and if we're on their minds, then I guess that's on them. Well, walang duda nga po na gusto talaga magiganti ng Lakers sa Nuggets matapos i-upset ng Denver ang Lake Show. Isa pa, tinira nga po ng Nuggets coach si LeBron matapos sasabihin nito sa isang interview na breaking news, I'm thinking about retiring. Napatama kay LBJ matapos na i-sweep ng kanyang team ang Lakers. Tatawa-tawang sinabi ng Nuggets coach. Speaking of the Lakers, I just want you guys to know this is breaking news. I'm thinking about retiring, so don't tell anybody. You love your house, coach! You love your house! Nagkaroon nga po ng sagot si LBJ sa banat na ito ni Malone noong nakaraan at sinabi ni LeBron, i-enjoy nyo lang ang liwanag pero siya raw ang araw na mananatili forever. Mukhang tumiklop na ang coach ng Nuggets dahil malapit na ang season, mga brother. Malayo sa pantatrash talk na ginagawa niya noong sila ay nagkampyon. Nakita niya sigurong malaki ang in-improve ng roster ng Lakers ngayong offseason.